Yo, what's up guys? Kumusta kayo? So, mabilis ang video lang to guys. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Kung matatandaan nyo guys, dun sa last video natin is, tinuro ko nga sa inyo yung bagong features ng Photoshop, no? Which is yung generative fill. So, kung matatandaan nyo guys is, sinabi ko doon na may bayad. Pero this time guys, ay may natuklasan ako na pwede pala tong free. So, ngayon sa video na to, ituturo ko yun sa inyo guys. And, sana kung bago lang kayo dito sa video na to guys, huwag nyo kalimutang i-follow itong ating Facebook page. So, let's do this guys. Wala nang patumpik-tumpik pa guys. So, simulan natin to. So guys, uumpisan ko sa pagpunta sa browser. So, pagpunta nyo sa browser guys, click nyo lang yan and then i-type nyo yung Google and then i-type nyo Adobe Firefly. And then pag-search nyo guys, lalabas to. And then piliin nyo lang tong AI Art Generator Adobe Firefly. And then lalabas to guys, i-click nyo lang yung Explore Firefly guys. And then after nyo i-click yun guys, and siya nga pala guys, kailangan nyo munang gumawa ng account dito sa Adobe. Mag-ano lang kayo guys, mag-sign up lang kayo. Then pag nakagawa kayo ng account, mag-sign in kayo. Then pumunta lang kayo dito guys. May tatlong options dito sa taas guys. Itong text to image, generative fill, tsaka text effects. Pipili natin guys is yung generative fill. Itong dalawa hindi ko pa ito na-explore, so soon siguro ituturo ko rin to. Aaralin ko muna, pero dito muna tayo sa generative fill. And then ayan guys, pagdating nyo dito sa generative fill, so may makikita kayo dyang sample kung ano yung mga ginawa dyan sa mga images. Ayan, makikita nyo guys, may mga sample dyan. Then, ang gagawin nyo lang guys, i-upload nyo lang dito yung image na gusto nyong i-edit. Meron akong mga dinownload na image. So, itry natin to guys, may photo bomber. Ayan guys, kung makikita nyo may photo bomber dyan, diba? So, kalimitan guys sa mga nagpapa-edit is, minsan gusto nila tanggalin yung photo bomber dun or may gusto silang ipatanggal dun sa image, no? So, makakatulong to sa inyo guys. Wala kayong ibang gagawin guys kundi i-click nyo lang tong insert. Then magkakaroon, magiging yung cursor nyo magiging bilog. Gaya nyan guys. And then i-drag nyo lang dun sa gusto nyong i-delete the part. Ayan guys. Dahan-dahanin nyo lang. Ayan guys. And then, click nyo lang itong generate. Hintayin lang kayo saglit. Medyo matagal talaga. Lalo na kung mabagal yung net nyo. Medyo matagal talaga. So, pagtaas nyo mag-load guys, may apat na options yan. Pwede nyo i-click kung ano yung mas okay sa inyo. Ayan. Pero, para sa akin itong third options yung mas okay. So, i-keep nyo lang. So, kung makikita nyo guys, nabura na si ate, no? Para sa akin, kung gagawin nyo to sa Photoshop ng mano-mano, sobrang tagal. Siguro kakaan ng mga oras din. So, napakalaking tulong talaga na itong generative fill. So, ayan guys. Subok naman tayo ng ibang image. So, meron ako ditong image na lake. Ay, try natin dyan boat. Lagay natin boat. Boat. Then, generate. Tingnan natin kung magkakaroon ng boat yan. Ayan guys, hintayin nyo lang, then magkakaroon din siya. So ayan guys, kung makikita nyo, napakalinis, no? Talagang napapabilib talaga ako na itong generative fill . Alam mo yun, talagang sobrang high tech na niya. So meron ulit apat na options dyan kung anong gusto nyong bangka. So ayan guys, oh, napakalinis, napakalinis talaga. Sobra, pati yung shadow, pati yung, alam nyo yun, parang alon-alon ng tubig sa shadow. Nandun guys, talagang sobrang, alam yun, sobrang lupit na itong AI technology. Sobrang lupit. Then siguro ito na lang pipiliin ko. So try natin lagyan dito ng sky dito. Try natin, sky. Maglagay tayo ng sky. Keep muna natin. Then try natin lagyan ng sky tuloy. Lagyan natin ng clouds. Clouds. Then generate. Wait lang natin. So ayan guys, mamili na lang kayo kung anong mas okay na clouds. Siguro para sa akin yung third options. And then try natin lagyan ng hot air balloon. Keep lang ulit. Then hot air balloon. Generate. So keep. So ayan guys, kung makikita nyo, napakalinis talaga ng pagkakapatong, no? And then yung highlight, tingnan nyo naman, napakaganda ng placing from dark, mid-tone to highlight.
'di ba? Sobrang accurate ng pagkakapasok ng image, hindi yung parang pinatong lang. Sobra, guys. Ayun, guys, subukan niyo na rin dahil talagang matutuwa kayo dito. Pero 'yun nga, alam naman natin kapag free, meron niyang ano eh. Alam niyo 'yun, meron niyang laging downside kapag free. So ang downside niyan, guys, kapag dinownload niyo 'to, itong image na 'to, magkakaroon siya ng watermark dito sa gilid. Kasi tingin ko itong free na to, guys, is para i-promote yung features na to, no, itong Adobe Firefly, para matesting mo kung gaano kaganda tong feature na to. Para syempre, may ganyo ka bumili, kasi kapag bumili ka na itong program na to, syempre mas marami pang features yung magagamit mo, like yung pag-extend ng image. Yan, wala kasi siya dito, hindi mo ma-extend yung image dito. So patong-patong lang ng elements. Pero yung pag-extend ng image, hindi siya dito nagagawa. So, pag bumili ka, yun, dun, magagawa mo na siya. And, ayun, guys. So, subukan natin itong i-download. Ayan, guys. Wait nyo lang. Kaya nakalagay, guys, applying content credentials. So, lagay nyo lang saan yung isa-save. Ngayon, dito ko lang sa desktop isa-save. Then, check natin kung ano itsura, guys. Ayan, guys, kung makikita nyo, yung image may watermark siya dito. So, minsan malaki yan eh, minsan maliit. So, ayan, depende siguro sa size ng image na ginagawa nyo. Pero, meron siya maliit lang dito. Ayan, guys, subukan nyo na din. Ayan, guys, hanggang dito lang yung video natin. And, kung nakatulong tong video na to at nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-follow, guys. So, hanggang sa susunod na tutorial. Goodbye!